So, tax bookkeeping, ito po yung inyong inaatinan at ipapaliwanag ko sa inyo kung bakit importante ang tax bookkeeping. Number one, number two, ano ang purpose ng tax bookkeeping? Number three, ano ho ang pagkakaiba nito sa financial bookkeeping o managerial bookkeeping? And of course, paano yung pagbubookkeep? So, ito ho ay batay ho sa batas ng Pilipinas. At ako po ay isang certified public accountant. Meron na po akong 35 years of practice. At, okay. Ano ang purpose? Kasi nga, ano yung, bakit may books of accounts tayo? Eh, pwede naman tayong gumawa ng tax return. Ha? Pwede naman tayong gumawa ng tax return na walang books of accounts. Eh. Totoo yun. Ang dami-dami kong nakitang taxpayer na kakagawa ng financial statement. Ang galing! Walang books of accounts yun. Walang sulat ang libro. Wala ring records. Ang galing. Grabe-grabe ko. Napakagaling nun. At marami kong nakikita ang mga CPAs nagsisertify ng financial statement. Walang laman ng libro. Walang libro at wala ring records. Ngayon, ano ba ang purpose ng books of accounts? Kasi kung walang books of accounts, walang bookkeeping. Pag walang books of accounts, walang tax bookkeeper. So, kailangan alamin natin ano ba ang ibig sabihin ng tax bookkeeping. Itong pinakikita ko ngayon sa inyo rito ay galing ito sa Republic Act 10963. Ito po yung train law. So, 19 to 2018 ho yan nagsimula. So, dun sa section 71 yan, inamend niya yung section 232 ng NIRC. Ang pinag-uusapang NIRC dito, yung 1997 tax code. Ayan. So, binago nga. So, ito na ngayon yung pinakagagamitin natin. Section 232, keeping of books of accounts. Corporations, companies, partnerships, or persons required to keep books of accounts. All corporations, companies, partnerships, or persons required by law to pay internal revenue taxes shall keep and use relevant and appropriate set of bookkeeping records duly authorized by the Secretary of Finance, wherein all transactions and results of operations are shown and from which all taxes due the government may readily and accurately be ascertained and determined any time of... Maliwanag dito, mga ka-taxpayer kong mahal, ang simple-simple kung kanino ito pinatutungkol. Sino yung subject matter dito? Ang subject matter dito, all. Sino yung all person na magbabayad ng buwis? So, kung ikaw ay nagbabayad ng buwis, kasama ka dito. Okay. Susunod, ano yung pinagagamit dun sa person? Ang pinagagamit is relevant, appropriate sets of bookkeeping records na authorized ng Secretary of Finance. Maliwanag yun. Hindi authorized ng Security and Exchange Commission. Hindi authorized ng Philippine Export Processing Zone. Hindi authorized ng Department of Trade and Industry. Authorized ng Department of Finance na pinamumunuan ng Secretary of Finance. Yan ho yung mga revenue regulations. Okay. So, set, ang tanong ka kanina eh, set of bookkeeping records. Records, bookkeeping records. Ngayon, ano yung purpose? Kasi keeping books of accounts. Ayan, naliwaliwanag dito ang pinag-uusapan. Eh, keeping books of accounts. Eh. Ano yung purpose? Eh, naliwaliwanag. Sabi rito, wherein all transaction and result of operation are shown and from which all taxes due the government may readily and accurately be ascertained and determined any time of the year. Lahat daw na sa transaction, walang exemption. Okay? Walang exemption. Lahat nando doon. Set of bookkeeping records. And then, ang sabi, madali daw ma-extract
yung tax due na babayaran mo sa government any time of the year. So, maliwanag ang purpose, hindi ka gumagawa ng books of accounts para sa financial. Hindi. Hindi ka gumagawa ng books of accounts para sa managerial. Hindi. Ang ginagawa mong books of accounts ay para ma-determine yung tamang buwis na ibabayad mo sa gobyerno. So, kung ang pinag-uusapan ay tamang buwis na ibabayad mo sa gobyerno, tax bookkeeping yan. Kasi hindi naman pinag-uusapan sa financial bookkeeping ang tax. Financial eh. Hindi pinag-uusapan sa managerial bookkeeping ang tax. Managerial nga ang tawag eh. Isa lang ang klase ng bookkeeping na pinag-uusapan ay tax. Definitely, yung pinag-aaralan natin ngayon, tax bookkeeping. Sets of bookkeeping records authorized by the Secretary of Finance. Hindi ka pwedeng mag-isip ng sa sarili mo kasi idinidikta ng Secretary of Finance yung gagamitin mo. Ano ngayon yung gagamitin mo para sa set of bookkeeping? Pero bago yan, pag-aaralan natin yung mga batas na kailangan mo maintindihan para maliwanagan ka na mayroong mali sa financial pag ginamit mo sa tax. Magkaiba nga ngayon eh. Financial yung isa tax. May pagkakamali sa paggamit ng managerial para sa tax. Nagtataka nga ako. Ay, yung mga nakikita kong books of accounts, bukod sa mas marami, walang naman. yung financial accounting, nakasulat sa books of accounts, nakarehistro sa BIR, mali! Mga ka-taxpayer kong mahal, isa ho itong videong ito sa mga totoong nangyari sa buhay ng taxpayer. Ginagampanan ko ang tungkulin ko na mapaalam, mabigyan ng magandang options ang mga bookkeepers, accountants, lawyers, at ikaw na taxpayer para huwag ka nang matakot. Huwag, kung ano man yung susunod mong desisyon, siyempre hindi ko na alam yon, maaring illegal yung desisyon na yon o legal. Yung mga taong hindi nakakaalam o nakakaintindi ng deficiency tax assessment ng BIR, 99.9% ng kanilang desisyon ay illegal. Ayoko pong mangyari yan sa inyo. Kaya ini-invite ko po kayo na bago kayo umaksyon, intindihin, pag-aralang maigi yung deficiency tax assessment ng BIR. Ito ho ay isang example ng deficiency tax ng assessment ng BIR. Ayan po, preliminary assessment notice. Ang isa pa hong klase ng assessment ng BIR, yung tinatawag pong notice of delinquency. Yung pangatlo po ay formal letter of demand. At yung pang-apat, final decision on disputed assessment. Oh. Ito ho yung number one dyan, ito yung number two, ito yung number 3 at ito yung number 4. Kadalasan, pare-parehas lang naman po yung laman ng kanilang assessment. Paulit-ulit lang, katulad ho nito. Ayan. Ito ho ay isa sa mga nag-consult ho sa atin. At nalaman nila na maliit lang pala ang babayaran nilang buwis. Okay. At nalaman din nila kailan nila dapat i-protest itong mga ganitong klase ng assessment. Ayan, kung mapapansin nyo, nandiyan dyan yung aking mga lecture sa kanila. Okay? Ito ho ay totoong nangyari sa buhay ng isang taxpayer. Ayan. So, bago ho kayo umaksyon, simple lang naman po yung mga assessment ng BIR. Ha? Sa 35 taong unang pagpa-practice bilang taga-hatid ng balita, magandang balita sa mga taxpayer, ay nalaiintindihan itong mga taxpayer nito na hindi pala sila dapat matakot at hindi sila dapat magmadali sa mga maling desisyon. At hindi rin nila na-exercise yung kanilang pagkakamali na kumuha ng maling
consultants, bookkeepers, accountants, or lawyer. So, re-release ho ako ng ganitong video paulit-ulit. May mga kasama na ho tayong mga lawyers. Meron na ho tayong legal department. So, kung wala pa ho kayong legal department, lumapit lang ho kayo dito at kami na po ang magiging legal department nyo. At magkakaroon din ho kayo ng tax compliance department. Kami na po ang tax compliance department ninyo. Available ho kami during office hours. Pasensya na po para dun sa iba na hindi nyo ho makikita yung kabuuan ng mga videos dito sa YouTube o kaya sa Facebook. Ang ibibigay ko lang ho sa inyo ay mga tidbits, okay? Kasi po, yung kabuuan ng video yan, lalong-lalo na po yung nag-consult sa akin, i-re-record ko ho yan at ibibigay ko ho sa inyo para paulit-ulit ho ninyong mapanood at paulit-ulit ding mapanood ng mga taong pinagkakatiwalaan nyo na magsosolve ng problem po ninyo. At kung kulang ho kayo sa mga taong magsosolve ng tax problem nyo, andi dito po ang inyong tax specialista. Nag-o-offer po ako ng mga serbisyo pampubliko. Yan po kasi ay nakatadhana sa batas ng Certified Public Accountant. Ako po ay isang CPA at nag-o-offer nga ho ako ng services sa inyo. So, kung kailangan nyo po ng tulong ko, available ho yung aking Facebook account, mobile numbers, websites, at yung YouTube account ko. At inire-report ko rin ho sa inyo, magkakaroon ho tayo ng mga donors. Kung gusto nyo mag-donate sa akin, willing po akong tanggapin yung donation ho ninyo, kaya lang po, ipadadaan ho natin ito sa YouTube. So, may tatlo ho tayong donor levels. Ito po yung level 1. Ito ho yung, sa level 1, may mga makukuha kayong benefits. Sa level 2, may makukuha rin kayong mga benefits. Iba naman dun sa level 1, o mas mataas sa level 1. At yung level 3, makakakuha rin kayo ng benefits, pero mas mataas sa level 1 and level 2. Maging donors ko na po kayo, kasi yung donation po ninyo, gagamitin ho natin para mapalaganap ho natin ang tamang pagko-comply sa ating batas. So hanggang sa muli mga ka-taxpayer kong mahal, peace and happiness be with you for life.